Hey, what's up mga kapadyak? Sa video na to, i-review ko tong Amoeba Silent Hub Magnetic Ratchet Hub. Wow. 'Di ba yung iba, gustong-gusto nila yung may ingay, yun sinasabi nilang tunog mayaman. Itong hub naman na to, kabaliktaran nun. Wala siyang tunog. 'Di ba? So ngayon, para makita niyo yung loob, gagawin ko, bubuksan ko to. So bago ko pala buksan to guys, itong hub na to, babasahin muna natin tong nakasulat sa hub shell. Ito yung nakalagay, oh. 817 silent less rotational resistance. Wow naman! Shimano type 10 to 11 speed, 5 seed cartridge bearings. Wow! Axle material, chromoly. Wow! Material, aluminum. 6061 T6. Wow naman! Available in QR M12 1.42 mm. Pang true axle pwede. Wow! Amoeba. Yan, nakalagay 32 holes racing MTBX country. Wow! So guys, eto na, bubuksan ko na para makita nyo na yung pinakaloob ng cassette hub na to. Yahoo! Sa pagbukas naman na itong cassette hub na to guys, gagamitan ko siya ng dalawang size 5 na Allen wrench kabilaan. Ngayon naalis na tong end cap, iaangat lang tong pre-hub na to pataas. Yan. Yan yung pinakaloob niya. Wow naman! Wow! Tingnan natin yung size ng bearing na itong hub shell. Yan nakasulat. 6902RS. Sa kabila, 6902RS. Bali, pareha sila ng size ng bearing kabilaan. Ito naman nasa pre-hub. Tingnan natin yung size ng bearing na ito. RS. Bali yung 6902RS na to, dalawa yan guys. Yung isa nasa dulo. Yan, nasa dulo na yan. Yan yung isa. Bali yung nasa gitna na to, spacer yan. Tapos dito, yung size ng bearing na ito, nakalagay 6802RS. Mas maliit tong bearing na to kaysa dito. Bali, lima lahat ng bearing na ito. Tapos yung axle na ito, ito, chromoly siya, hindi siya aluminum. Tapos, dalawa yung tread niya kabilaan. Wow! Dalawa yung tread niya kabilaan. Ito yung pinaka loob ng hub. Meron siyang stick bearing. Alisin ko muna yung isang stick bearing para makita nyo yung magnet. Yan guys. Yan yung magnet niya. Yung bilog na yan. Kung paano siya nag-i-engage, yun ito lang. Explain ko sa inyo. Yan. Nag-i-engage siya. Kapag pinidal mo, ito mga stick bearing na to, mangyayari niyan, pupunta siya sa pinakadulo. Yan. Pupunta siya na sa pinakadulo na yan. Yan. Pag pumunta siya sa pinakadulo na yan, ang mangyayari, yayakap siya dito. Yan, yayakap siya dyan. Gaganyan yung mga stick bearing na yan lahat. Lahat ng stick bearing na yan. Gaganyan siya dito. Yayakap na ganyan. Para humigpit. Para mapipidal. Para pag inikot. Para pag pinidal mo na ganyan. Pag umikot na to. Ang mangyayari. Sasama tong hub shell. Yan. Gaganyan siya. Sa pag release naman. Kung paano siya magkakaroon ng pre-wheel. Itong mga stick bearing na to. Ang mangyayari. Kasi syempre ito di ba pag nag-ano ka, tumigil ka sa pagpital. Yung pinaka pre-hub na to, hihinto to. Tapos yung hub shell nang iikot, di ba? Ang mangyayari dyan, ito mga stick bearing na yan, aatras yan pataas. Kaya kung mapapansin mo, yung lagayan ng stick bearing na yan, pataas siya, di ba? Para luluwag siya dito. Luluwag siya na ganyan dito. Para hindi magiging sagabal sa pag-ikot. Para hindi magiging mahigpit. Yan.
Kaya nga, pansin nyo, di ba pataas yung lagayan ng stick bearing. Tapos, kapag pinidal mo, tulad ng sabi ko kanina, kapag pinidal mo, yung mga stick bearing na yan, pupunta yan sa pinakadulo na ganyan. Yan. Pupunta siya sa pinakadulo na yan para yayakap siya dito. Yan, inulit ko lang. Para yayakap siya dito. Para hihigpit siya. Para pag pinidal mo na ganyan, pag umikot tong prehub na to, sasama yung hub shed. Yan. Papasok ko na ganyan, diba? Yan. Yan, meron siyang engage, diba? Yan. Yan. Ganyan siya. Ganun lang yung kasimple, guys. Kung paano siya nagkakaroon ng engage. Saka kung paano siya nagkakaroon ng freewheel. At saka, yun na rin kung bakit siya tahimik dahil hindi nga siya pulse type. Kasi yung mga pulse type, diba, meron siyang spline dito sa loob nito na pinipitikan ng pulse na galing dito sa prehub. Kaya nagkakaroon siya ng lagitik. Meron siyang spline. Ito kasi makinis siya. Kaya wala siyang tunog. Ngayon, ang gagawin ko, ibabalik ko na siya. Mabalik ko na siya ngayon. Sa pagbalik naman, yan. Ganyan lang. Susok-sok mo lang to dito. Yan. Susok-sok mo na ganyan. Yan. Tapos, meron siyang, ito, yan. Spacer na washer. Yan. Dito. Lalagay mo yan dyan. Tapos, yan. Isusok-sok mo lang siya na paganyan. Okay na, natipidal na, diba? Kung nakari, yan, nakalagsalpak na, natipidal na yun. Yan, nalagay mo lang ulit na ganyan. Tapos, pag higpit na ito, nalagay mo yung allen wrench na yan. Kabilaan, size 5. Yan, higpitan mo na, okay na. Yan, may fit na siya, okay na to. Yan. Diba? Matahimik niya, no? Wala siyang katulog-tulog. Yan. So, ang gagawin ko ngayon, isasalpak mo na siya sa bike para malaman niya yung pinakaikot niya kapag nakalagay siya sa bike kapag pinidal. So ito guys, isasalpak natin para malaman natin kapag pinipidal. Smooth oh. Walang tunog. Ayan guys, napakatahimik, di ba? Walang katunog-tunog, oh. Suabe. Ayos.